Hi po, Sir Nebb. Itago nyo na lang ako sa pangalang Matt. Sana po ay itago nyo ang totoong identity ko. Pauuna ko na rin sa lahat na ang mga pangalang mababanggit dito ay pinalitan ko na dahil nga sa pag-iingat. Malayong kamag-anak namin si Tito Dante. Hindi ko na nga maalala kung sino kay nanay at tatay ang kaanak niya at kung ano ang relasyon niya sa amin. Basta paminsan-minsan ay bumibisita kami sa bahay niya para mangamusta o manguha ng mga bunga ng pananim niya. Mabait naman kasi ang Tito Dante. Sa tuwing may bunga ang mga puno niya ay sinasabihan niya kaming mga kamag-anak niya para makibahagi sa ani. May pamilya si Tito Dante. Apat ang anak niya at may pamilya na rin ang panganay. Pero doon pa rin sa kanila nakatira. Kung tutuusin, dapat sa kanila na lang yung mga pananim. Pero dahil sobrang dami nga nung mga harvest niya, pinapartihan niya kami. Minsan nagbebenta pa siya sa palengke. Nagkayayaan kami dati ng pinsan kong si Joel na pumunta kina Tito Dante. Kasi nga mabait yun at madaling kausap. Napatrobol kasi kami nun. Naisip namin na siya yung ipakiusap doon sa tao na nagawan namin ng kasalanan. Hindi ko na lang po babanggitin, Sir Nebb, kasi medyo nakakahiya. So pumunta kami sa kanila nang walang pasabi. Kilala na kami ng mga aso nila, kaya hindi sila tumahol pagkakita sa amin. Dire-diretso kami sa bahay niya, kaso walang tao. Sumilip kami sa bintana, wala talagang tao sa loob. Doon kami nagpunta sa may parang barn niya sa may likod. Noong malapit na kami, may naririnig kaming parang may nag-uusap. Pero diretso pa rin kami ni Joel. Tatawag na sana ako, kaso pinigilan niya ako. Huwag daw kaming maingay muna. Nagdahan-dahan din siya sa paglalakad, kaya gumaya naman ako. Sumilip kami sa siwang nung barn at doon namin nakita na sina Tito Dante pala yung nag-uusap at para bang umaawit pa sila. May kasama siyang isa pang lalaki at dalawang babae na hindi namin kilala. Nakapaikot sila tapos umuugoy-ugoy habang malumanay na umaawit ng nakakapangilabot na tono. Tapos tumayo yung babae. May kinuha siyang garapon. Isinalin niya yung laman noon sa apat na tasa. Parang dugo, pero maitim-itim. May kinuha pa siyang isang lalagyan at binuksan yon. Pinagsaluhan nila yung laman ng container at ininom yung likido na parang dugo. Hindi namin nakita ni Joel yung kinakain nila, pero para bang hirap na hirap silang nguyain at naglalagatukan pa. Noong ininom nila yung nasa tasa, biglang sumimoy yung amoy. Ang lansa, amoy dugo talaga. Tumakbo na kami paalis ni Joel. Wala kaming pinagsabihan ng nakita namin, pero madalas namin yung mapag-usapan. Mga ilang buwan nang nakaraan, pinapunta kami ni Tito Dante sa kanila. Nagpatulong siya na manguha ng munggo. Magdala raw kami ng mahahabang damit kasi makatiyon sa balat. Sumama kami ni Joel para kunwari normalan lang. Tulong-tulong kaming magkakamag-anak sa pamimitas ng munggo. Hindi kami natapos kasi sobrang lawak ng taniman niya. Noong magtatanghalian na, dumating yung tatlong tao na nakita namin noon ni Joel na kasama ni Tito. Nagpaalam si Tito Dante para istimahin yung mga bisita niya na ayon sa kanya ay kasama daw niya sa church. Hindi kami nagsalita noon ni Joel, pero nagkaroon kami ng ideya na kasali sa kulto si Tito. Hanggang ngayon, wala kaming pinagsasabihan nito. Ilang taon na rin ang nakakaraan magmula noon. Ang napansin lang namin kay Tito Dante, para bang hindi siya tumatanda. Nakikita pa rin namin yung tatlo niyang bisita noon. Actually, walo na sila ngayon. At kagaya ni Tito, hindi rin tumatanda ang mukha ng mga yon.
Lola's boy po ako, Sir Nebb. Bata pa kasi ako nang maghiwalay ang parents ko. Pinag-aagawan nila ako, kaya kinalola atang ako napunta. Pahihirapan pa raw ako ng mga magulang ko, kaya namagitan na sila ni Lolo Ompong. Magulang ni Papa si na Lola. Ayaw nilang pauwiin si Papa roon sa kanila, kasi siya yung unang nagloko. May nabuntis siyang ibang babae. Yung parents naman ni Mama nasa Spain. Hindi sila nakikialam kasi ayaw nila kay Papa. Pero sumige si Mama, kaya noong naghiwalay sila, parang silent. Buti nga yung hindi nila pakikialam, sabi yan ni Mama. Weekly ako kinukuha ni na Mama at Papa. Salitan sila sa akin. Kunwari itong Saturday at Sunday kay Mama ako, next na weekend kay Papa ako. Ganoon kami noong umpisa. Okay lang sa akin. Pero noong lumipat na ng bahay si Mama, medyo napalayo siya. Tinamad na akong sumama sa kanya. Nakakapagod din naman kasi yung arrangement namin. Si Mama ang nag-adjust para sa akin. Nakiusap siya kina Lola na makitulog sa bahay nila tuwing dumadalaw siya sa akin. Pumayag naman si na Lola. Magmula noong lumipat ng bahay si Mama at pumupunta na sa amin ni na Lola, yung aso namin na si Brutus, lagi siyang tinatahulan. Parang hindi na niya kilala si Mama. Hindi namin pinapansin yon nung una. Pero noong second time yata yon na pumunta si Mama tapos ganoon pa rin si Brutus, nag-usap na si na Lolo. Sabi ni Lolo, kinabukasan daw ay darating yung kaibigan niya para tignan si Mama. Kasi may nararamdaman daw si Lolo sa kanya na kakaiba. 9 o 10 years old pa lang ako noon. Alam kong masama pero mahilig kasi akong makinig sa usapan nila noon. Pakiramdam ko kasi laging ako ang topic nila. Pero ayun nga, the next day, may matandang babae na dumating sa bahay. Kadading daw ang pangalan. May ginawa siyang kung ano-ano kay Mama. Tapos may palito ng posporo na pinalutang sa tubig. Naaalala ko noon na nagpalingalinga si Kadading sa bahay namin. Sabi niya, may bisita raw na sinama si Mama. Galing daw roon sa bago niyang bahay. Naisama raw, may ilang linggo na ang nakakaraan. Parati raw nakabuntot kay Mama magmula noong lumipat siya. Pero sa pagkakataong yun daw, balak daw noong isinama niya na doon na tumira sa amin. Lalaki raw yung parating kasama ni Mama. Ayon kay Kadading, engkanto raw ito. At ang mukha niya ay parang sa baboy. Mapapalayas naman daw yon sa bahay namin. Pero sasama lang uli pabalik kay Mama. Kailangan daw malinis yung bahay ni Mama para mapaalis din doon yung engkanto. Nung sinabi yon ni Kadading, biglang may nalaglag na kaldero sa kusina. Si Kadading ang nagpunta roon sa kusina. Nagsindi siya noong mahabang insenso tsaka mga tuyong dahon. Nilagay niya sa kapirasong yero na nakuha ni Lolo Ompong. Tapos sinigas sa buong bahay. Sobrang usok nun. Sa sobrang kapal ng usok, may nakita kaming usok na figura na tumakbo palabas ng bahay. Yun na raw yung bisita namin. Hindi na raw yun babalik. Basta magsisiga kami ng uling na hinahagisan ng asin tuwing hapon. Sumama si Kadading at Lolo Ompong noong umuwi si Mama sa bahay niya noong kinahapunan. Ganoon din daw ang ginawa nila. Pero wala namang nakitang tumakbong figura palabas. Pareho din ang payo sa amin. Magsisiga tuwing hapon. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ginawa yon ni na Lolo at Mama. Pero natigil din kalaunan. Awa ng Diyos, hindi na ulit nagparamdam yung naging bisita namin na hindi nakikita. Magandang gabi sa lahat. Sana ay mapansin niyo itong kwento ko. Kwento lang din ito sa akin, pero naisip kong magandang ibahagi
dahil sa misteryosong pangyayari. Yung kumare ko sa binyag na si Jasmine ang nagkwento nito sa amin. Dati siyang OFW sa Taiwan, pero narito na siya ngayon sa Pilipinas. Nangyari daw ito sa kondo ng mga amo niyang Taiwanese. Noong dumating siya sa Taiwan, kalilipat lang daw ng mga amo niya sa kondo na tinitirhan ng mga yon. 1 week pa lang daw doon. All around siya sa kondo. Maliit lang naman daw, kaya kayang-kaya niya ang trabaho kahit na may inaalagaan siyang 4 years old na bata. Ayos naman daw noong umpisa. Sanay naman daw magtrabaho ng mga gawaing bahay at mag-alaga ng bata si Jasmine, kasi nanay na nga rin siya. Mababait din daw yung mga amo. Hindi rin makulit yung alaga niya na si Fenfen. Kaso habang tumatagal daw, ay may napapansin siyang kakaiba kay Fenfen. Uupo daw yon sa sulok ng kwarto niya. May sariling kwarto raw si Fenfen. At doon nga, uupo sa sulok yung bata at naglalaro ng luto-lutuan. Nakikita niya na parating dalawa yung pagkain na hinahanda kunwari ni Fenfen. Para daw yon sa bisita niya. Hinahayaan lang daw ni Jasmine, kasi syempre bata, mahilig mag-imagine. Hanggang isang araw daw, may binabanggit ng brother Lai itong bata. Yun daw yung kaibigan niya na laging bumibisita kapag wala na yung parents niya para pumasok sa trabaho. Marami raw kwento si Fenfen tungkol kay brother Lai, pero hindi na maintindihan ni Jasmine yung bata, kasi hindi raw ganoon karami yung alam na English ng bata, tapos medyo bulol pa. Pero ang isang napapansin ni Jasmine ay laging nagpapabalot ng kumot sa katawan si Fenfen. Ganoon daw kasi ang suot ni brother Lai. Minsan daw ay kinikilabutan na siya, pero iniisip na lang niya na imagination lang yon ng bata. Magno-New Year daw noon taong 2014 nang bumisita yung kapatid ng amo niyang lalaki kasama ang asawa. Doon daw sa kanila magse-celebrate ng New Year. Pinagamit daw muna ang kwarto ni Fenfen sa mag-asawa. Kalagitnaan daw ng gabi ay biglang sumigaw yung babae, yung kapatid ng among lalaki ni Jasmine. Napatakbo silang lahat sa kwarto ni Fenfen. Yakap noong asawa niya yung babae at umiiyak. Nakaturo doon sa sulok na laging pinaglalaruan ng bata ng luto-lutuan. Hindi na raw maintindihan ni Jasmine ang usapan dahil hindi nga raw Ingles. Bigla raw tumawa si Fenfen. Tapos may sinabi. Lalo raw umiyak yung babae, kaya pinalipat sila doon sa kwarto ng parents niya. Sama-sama raw doon natulog yung lima. Hindi raw makatulog noon si Jasmine, kasi isip siya ng isip kung ano ang nangyari. Noong umaga na, ay tsaka lang pinaliwanag sa kanya ng mga amo niya ang usapan. Sabi raw ng kapatid ng amo niyang lalaki, meron daw lalaking nakatingkayad ng upo doon sa sulok ng kwarto ni Fenfen. Nakatingin sa mag-asawa, mukha raw monghe. Sabi naman ni Fenfen, kaibigan daw niya yung monk na yon, si Brother Lai. Takot na takot daw noon si Jasmine at hindi mapakali kapag mag-isa lang siya roon sa kondo. By February raw ay lumipat na sila ng kondo. Parang bad omen daw kasi ang paniniwala roon sa nakikita ni Fenfen sa dati nilang tinitirhan. Pero magmula raw noon ay wala nang nabanggit na Brother Lai yung bata. Grade 4 ako nang mangyari ito. Bagong baba ng barko ang Tito Noel ko at marami siyang pasalubong sa amin. Binata pa siya noon at walang girlfriend, kaya lahat ng sweldo niya ay sa mga magulang, kapatid at pamangkin niya na pupunta. Siyempre kabilang na ako doon. Tamang-tama na bakasyon sa school noong makauwi siya, kaya doon kami tumira sa bahay nila ni na Lola. Kabilang barangay lang naman ang layo, kaya kahit kailan ay pwede kaming umuwi sa amin.
Medyo bukid pa noon kina Lola. Sila ang kauna-unahang nagkaroon ng VCD player dahil kay Tito Noel. Ang dami nga laging tao roon kasi nakikinood ng mga pelikula sa VCD. Mga 10 PM na yon. Nagsipag-uwian na yung mga nakikinood kasi that time malalim na gabi na yon. Madilim na kasi bukid nga. Wala pa gaanong poste ng ilaw. Kami ni na Tito sige pa rin sa panonood. Maya-maya sabi ni Lola, magsitulog na kami at isarado na namin yung mga pinto at mga bintana. Hindi na namin naalala na isara yung mga yon kasi nakaalis na nga yung mga audience namin. Ako yung malapit sa isang bintana kaya ako yung sinisiko ng mga pinsan ko na magsara. Tumayo na nga ako para isarado yung bintana nang may mapansin ako. May hayop na pagkalaki-laki na nakaupo sa may gate. Inaninag ko pa kasi madilim nga. Hindi ako sigurado kung aso ba o bisiro yung nakikita ko. Naaalala ko na bagong panganak yung baka ni Lolo, kaya naisip kong bisiro nga yun. Tinawag ko si Lolo, tapos sinabi ko na nakawala yata yung bisiro niya. Nagulat si Lolo at sumilip sa bintana. Itinuro ko yung nakaupo sa gate at kamuntik na akong magsisigaw. Tumayo yung hayop sa dalawang paa lang. Mahahaba yung mga binti, hita at braso niya, pero ubod ng payat. Naisarado agad ni Lolo yung bintana, tapos siya na rin ang nagsara ng iba pang bintana pati pinto. Nagulat si na Tito at nagtanong kung bakit nagmamadali si Lolo. Sabi ni Lolo, hinaan niyo yung TV, may bisita tayo. Yun na yata ang pinaka nakakatakot na mga salitang narinig ko kasi alam ko ang ibig sabihin ni Lolo. Gets ka agad din na Tito yung ibig niyang sabihin. Kaya imbis na hinaan yung TV ay pinatay na nila. Aangal pa sana yung mga pinsan ko pero sinaway sila ni Tito sabay pabulong na sinabing, umayos kayo, may aswang. Nagsitahimik sila. Tapos nagtakbuhan na sa kwarto. Ako lang ang hindi nakatakbo. Naiwan ako sa sala kasama si na Tito at Lolo. Si Lolo may kinuhang kawayan na manipis at maraming parang tinik sa likod ng pinto. Si Tito Larry at Tito Noel, tig-isa silang itak, nakabantay sila sa pinto. Kabadong kabado ako noon, Sir Nebb. Si Lola nakaupo sa may hagdan, may hawak na isang supot ng asin. Naiiyak na ako, pero sinenyasan ako ni Lola na huwag maingay. Nagtatahulan yung mga aso sa labas. Tumagal ng halos isang oras yung tahulan, tsaka yung pakikiramdam namin, hanggang sa may marinig kaming kaluskusan ng mga dahon. Humangin ng malakas, natahimik na yung mga aso. Lumabas sina Lolo. Natakot ako, kasi baka mapano sila. May narinig akong parabang nagtatabas ng puno. Pagbalik nila, may dala na silang maninipis na kawayan na may tinik. Nilagay nila yon sa may gate, sa kural ng mga hayop at sa mga bintana at pinto. Sabi ni Lola, tag-aswang na naman daw. Hindi ko alam na may ganoon palang panahon. Pero sabi niya, kapag March daw at mainit ang panahon, ay tsaka sila naglalabasan. Dahil doon, kapag umaalis na yung mga nakikinood, ay sinasara ko na agad yung mga bintana at pinto. Lagi rin akong may dalang manipis na kawayan, kasi ayon kay Lolo, takot daw doon yung mga aswang. Noong namanhikan ako sa misis ko, may naranasan akong kababalaghan. Nang malaman ng iba niyang relatives na mamamanhikan nga kami, nagpuntahan ba naman sa kanila? Nagpaluto ng iba't ibang putahe. Parang naging celebration ang nangyari. Hiyang-hiya tuloy kami kasi yung mga dala namin ay puro take out lang. Tapos sila effort sa pagluluto. Okay naman ang lahat. Inabot nga lang ng madaling araw ang usapan.
pero sulit naman kasi masaya at maraming ang pagkain. Hindi na kami pinauwi ng pamilya ng misis ko noon kasi madaling araw na nga. Doon kami pinatuloy sa kwarto ng bunso niyang kapatid. Tapos yung kapatid naman niyang yon ay natulog doon sa kwarto ng misis ko. Sama-sama kami ni na mama, papa, dalawa kong tita at isa kong tito sa kwarto. Naglatag na lang ng banig sa sahig para makapuesto kaming lahat. Parang kakatulog ko lang noon nang gisingin ako ni Tita May. Akala ko kung anong problema. Pero sabi niya, samahan ko raw siya sa baba. Natatakot daw siyang mag-CR kasi yung isang bisita ay nakatayo roon sa kusina. Hindi gumagalaw o kumukurap man lang. Hindi raw siya makadiretso sa CR. Bumangon ako at sinamahan nga si Tita. Pagdating namin sa kusina, nakita ko nga yung isang nagluto na nakatayo lang sa may lababo. Nalaman namin noong umaga na ninang pala ng misis ko yon. Nakaharap siya sa entrance ng kusina kaya bungad na bungad siya sa amin. Sabi ni Tita, nagulat daw siya nung makita niya yung babae kaya nagpasintabi siya. Kaso hindi raw nagsasalita, kumikilos o kumukurap man lang. Kaya bumalik siya sa kwarto para magpasama sa akin. Nawiwirduhan daw kasi siya. Sinamahan ko si Tita hanggang sa may pinto ng banyo. Yung ninang ni Mrs. steady pa rin. Kaya nakatitig lang ako sa kanya. Tinitignan ko mula ulo hanggang paa. Pag-angat ng tingin ko, nagulat ako kasi nakalingon na siya sa akin at nakangiti. Hindi gumagalaw yung katawan niya. Basta nakatagilid lang yung ulo. Tapos nakangiti siya ng maliit. Hindi yung creepy na maluwang ang bibig. Pero yun bang madaling araw tapos ganoon ang itsura ng makikita mo ay talagang nakakapangilabot. Ngumiti lang din ako at tumango. Sabi ko, sorry po sa istorbo, nagbabawas lang yung tita ko. Sir Nebb, noong nagsalita siya, kulang na lang mapaihi ako sa salawal. Doble-doble yung boses niya. May malaki, malalim at matinis. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya dahil halo-halo nga yung boses. Iba-iba ang sinasabi. Yung buka ng bibig niya, akala mo yung sa cartoons, bumubuka lang talaga. Sakto lumabas si Tita kaya umakyat na agad kami sa kwarto. Sinabi ko sa kanya yung nangyari kaya ayaw na niyang matulog. Gusto na naming umuwi noon pero syempre hindi pwede kasi plakda na si Papa at Tito. Ayaw naman ako payagan na mag-drive kasi takot pa sila noong naaksidente ako noon. Kaya naghintay na lang kami na mag-umaga. Kay misis ko unang sinabi yung nangyari noong umaga na. Sabi niya, nagsisleepwalk daw talaga yung ninang niya at nagsasalita kahit tulog. Eh papano ka kung tulog yun? Eh dilat. Ganoon lang daw talaga. Sinabi niya rin yun sa ninang niya kaya nagsorry siya sa amin ni Tita. Hindi raw talaga kasi niya mapigilan na magsleepwalk. 2009 kami kinasal ni Mrs. 2011 nagpakamatay yung ninang niya. Uminom ng pagkarami-raming sleeping pills. Nakalagay sa sulat na iniwan niya, hindi na raw niya kaya ang mga sinasabi sa kanya nung mga nakikita niya. Ang dami-dami raw. Lahat ay masama at gustong sakupi ng katawan niya. Sabi nila, may sakit daw sa pag-iisip yung ninang ng misis ko. Hindi ako naniniwala, Sir Nebb. Mas naniniwala ako na may mga nakikita ngang masasamang nilalang yung ninang niya na gustong saniban yung katawan nito. Nakita ko mismo yon at narinig ko mismo kung papanong nagsalita gamit ang napakaraming boses ang ninang niya. Sana lang sa mga oras na ito ay nakalaya na siya sa mga nilalang na yon.